Hello mga guys, mag-update lang ako sa nangyari sa Typhoon Biki ngayong December 18, 2020. Ito particularly na dito sa Mindanao, especially sa Misamis Oriental at Caraga Region. Grabe talaga yung ulan at saka mga damages ng bagyong Biki. So these are the place in Mindanao, especially the Misamis Oriental and Caraga region na affected talaga sa bagyong Biki. So nagtaas na yung level ng water guys sa mga coastal area at saka mga ilog. Nakita natin grabe ang pagtaas nila, mga bahay na naabot na ng water level. So as we have known that typhoon is a natural phenomenon, so mga viewers, kung takot man tayo, wala tayong magagawa niyan. So we will pray that God save us from all the harm and danger, especially the Mindanao, Caraga and Misamis Oriental and all the affected area of Typhoon Biki. So ayan guys, makikita natin no, pumasok na sa mga bahay yung mga tubig at saka marami ng mga halaman na medyo affected din. Tsaka yung mga tao, makikita natin dyan guys na nag-evacuate na sila. So yung mga tao na andyan sa mga coastal area at saka malapit sa ilog, siguro mas mabuti pa na mag-evacuate na agad-agad para hindi na maabot sa punto na tumaas pa yung level ng water at magkaroon pa ng mga damages. Ayun guys, very sad to say na may na-rescue talaga silang unconscious na natao. My goodness. So sa mga viewers namin, kung mayroon kayong mga relatives in the affected area, so it's better na mag-advise din kayo na umalis sila sa mga area na medyo may baha na. So ayan, makikita natin mga guys na very trying hard talaga yung mga tao. Kahit na malakas na yung tubig, dumaan pa rin sila oh. So in the city proper, medyo nakakatakot yung mga baha kasi grabe na talaga. Pero yung nasa mga bukid din, nakakatakot din yung mga landslide kasi walang tigil yung ulan eh. Tapos yung tubig, parang chocolate na yung kulay niya. Yeah, I'm coming.
So ayan, makikita natin na yung mga ground ng mga bahay natin, wala na talagang makikitang halaman kundi puro tubig na. Tapos yung mga tao, unti-unti nang lumalabas sa bahay nila. Tapos yung mga police at saka yung mga rescue team, on the way na rin sila para mag-rescue sa mga tao, guys. O tingnan ninyo, o grabe na talaga kataas yung level ng water. So ayan, no, basang-basa na yung mga rescue team, tapos yung mga police din, tsaka yung mga bata, kawawa naman talaga. So ayan guys, oh, grabe talaga, halos taga-liig na yung mga tubig, tapos yung mga police din, todo rescue sa mga tao, sa mga bahay. Ang tubig ay hindi na talaga mapigilan, guys. Ayan, may mga tao talagang nabibiktima na, kawawa naman talaga. Ayan guys, tingnan ninyo guys. My goodness, pinilit talaga nila na dumaan sa napakalakas na baha. Oh. Tingnan nyo guys, kawawa talaga. Ayun, no? Bakit naman kasi pipilitin talaga? Oh my goodness, ayun, no? Diyos ko po. Para sa kadagdagang update guys, don't forget to like and subscribe. Stay safe and pray mga guys.